ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paalala lang po, ito isang highlights lamang sa mga nangyayari sa babawiin ko ang lahat. Hindi akalain ni Irish na babalikan pa siya ni Trina matapos ito makatakbo palayo sa mga kidnapper. At sinisisi naman ni Dulce si Victor matapos itong sumang-ayon kay Christine na magsumbong na lang sa mga pulis, baka daw kasi anong mangyayari sa mga bata. At nagalit na nga itong si Victor at sinabihan na si Dulce na umuwi na lang kayo. Tumawag na nga po ulit ang mga kidnapper at pinakausap sila Irish sa kanilang mga magulang na sumisigaw itong nawang tulong. At ayun na nga po, ang kapalit ng buhay nila ni Irish ay 50 million. Kapalagayan na nga ito ng loob sina Irish at Trina at nagkapatawaran tungkol sa nangyayari sa kanila ni Randall at Trina at yung pagsabotahe sa event. At yung mga magulang naman nila ay walang tigil na pag-awayan dahil nga sa mga desisyon na gusto ni Christine na magdala sila ng pulis sa palitan nila Trina at Irish. At yun na nga po, si Dulce ay pinagmukha si Christine na mukhang pera na mas importante ang pera kay Christine kaysa buhay ng kanilang mga anak. At Dulce naman ay kinausap niya si Joel na kausapin ang ama pero hindi ito sumang-ayon sa desisyon ni Dulce si Joel kasi sabi ni Joel na wala na tayong magagawa kasi wala tayong pera. Tama naman ang mga desisyon nila. Takot na nga itong si Christina. Baka may masama nangyayari na kay Irish. At pinangako naman ito ni Victor na uuwing ligtas sa kanila si Irish. Ang mga kidnapper naman ay tinakot ulit sila ni Christine at nagpadala ito ng duguan na jacket. Magpapatuloy kaya ang pagkakasundo nila ni Irish at Trina at makauwi kayang ligtas sina Trina at Irish. Sabay po natin subaybayan ang babawiin ko ang lahat.